Nagsimula na nga sa akin magreklamo si Alucard. Sabi niya, tagal-tagal ko daw magpaligo. Ginagawa ko daw siyang tao. Ang sabi ko naman sa kanya, tao naman talaga siya dati. Sinumpa lang siya ng mga animal. Sabi ko sa kanya, isa siya sa mga tatlong anak ko. Sabi ko sa kanya, siya yung bunso ko. Ang sabi niya sa akin, talaga? That crazy. Para na sa channel ko, manood at matuwa. Huwag ka lang mababasib, baka lalo kang kumangin. Hey, animal ka! Kumusta mga kanimal? Una first time ko sa pagbablog kaya today is for tomorrow. Narealize ko wala pala akong magawa sa buhay kaya naisip-isip ko paligwa na lang ang aming alagang aso. Ito nga pala si Alucard na half crocodile, half kangaroo. Sa taas siya kasing tumalo na pagkakamala siyang kangaroo. Napag-usapan din namin kagabi na paliligwa ko siya kasi init-init daw siya sa katawan niya. Tara samahan niyo ako. At yun na nga mga kanimal, nilagay ko siya sa drum kasi mas type niya daw ganyan. Gusto niya kasi standing position. Inubad ko na nga pala ang kanyang damit kasi bawal daw basahin ang pinakapaborito niyang damit. Yan kasi ang niregalo sa kanya ng lola niya nung nabubuhay pa. Kaya yun, pinagbigyan ko siya sa request niya. Napakalakas talaga sa akin to ni Alucard. Hindi ko talaga siya matanggihan kasi mahal na mahal ko tong aso na to eh. Bago ko sinasabunin dyan, binasa ko muna siya kaya sinabon ko na siya ng sinabon. O nga pala mga kanimal, ang sabon niya ilikas bayabas. Kaya tingnan mo siya, nagbebete. Pag nagagarit siya, nagiging incredible look yan. Oo nga pala, isa rin tumabisang sabon. Dahil pa nito gumamit ang brilliant. Tingnan nyo, napaglossy ni Alucard. Talagang napaka-epektibo nito para sa mga punjay at saka pimples. Tingnan nyo, napakakinis ni Alucard. Kinis-kinis ang mukha niyan. Walang pimples, wala rin talagang halong chemical ang mga to. Tapos kinuskus ko siya ng kinuskus ng brush. Itong brush nga pala ito, made in Thailand. Galing pa to sa buhok na kalabaw. Kaya magandang pangtanggal ng mga katikati sa balat ng aso. At yun na nga, pinakuskus niya sa akin yung kanyang mukha. Kasi sabi niya, dahil para natitirang dog food sa kanya, dami daw niyang tartar. Tsaka yung mga laway-laway daw natitira kagabi, nandiyan pa. Kaya pinakuskus niya sa akin ng maiki. Sabi niya, ayusin ko daw. At ito na nga, yung una niyang banlaw. Ang sabi niya sa akin, natagal daw ng banlaw ko, kaya erekta ko na siya sa gripo. At yun na nga, pinagbigyan ko na naman sa kanyang hiling. Inirekta ko na siya sa gripo. Sabi niya, ang lamig-lamig na daw, kaya bilisan ko na daw. Sabi ko, hindi pa nga tapos kasi magsha-shampoo pa siya eh. Ito na nga pala yung shampoo niya. Sentrucci, Rensucci, baka naman. Pakaswerte talaga nito ni Alucard. Namamahalin pa yung mga shampoo. Ako nga walang shampoo eh. Tight ultra lang. At kung minsan pa, kumamasamay na hindi na ako nailigo eh. Umaalis na lang ako ng bahay nung walang ligo-ligo. Kaya si Alucard, napakaswerte mo. Andiyan yung mga audience ko. Ito yung panganay ko. Ito yung bunso ko. Tingnan nyo, pakita mo, pakita mo. Pakita mo yung bunso ko. Ayan siya. Nakaabang yung mga yan eh. Ewan ko ba kung bakit na ako tinitingnan pang magpapalig ko kay Alucard kasi balang araw gagayahin niya daw nila ako. Napapansin ko nga pala kay Alucard na namumulang kanyang mata tuwing tinatama ng flash. Ewan ko ba kung bakit, parang siyang dagang costa, parang albino, yung endangered na. Pero ewan ko, kakaiba talaga to si Alucard. Pero ang cute-cute niya, parang siyang puppy. Ewan ko ba, I love it. Nagsimula na nga sa akin magreklamo si Alucard. Sabi niya, tagal-tagal ko daw magpaligo. Ginagawa ko daw siyang tao. Ang sabi ko naman sa kanya, tao naman talaga siya dati. Sinumpa lang siya ng mga animal. Sabi ko sa kanya, isa siya sa mga tatlong anak ko. Sabi ko sa kanya, siya yung bunso ko. Ang sabi niya sa akin, talaga? That crazy. At ito na nga yung pinakahuli, yung conditioner. Isa sa magpapalambot sa buhok ng aking alagang si Alucard. Dahil sabi niya, ang mas maganda daw yung halimuyak ng hatid ng dulot ng hangin. Nung una kang makita, hindi makapaniwala. Parang panaginip patunay akin na darama. Napakanta tuloy si daddy, oh. Putangin na mo, oh. At sa wakas, natapos na rin ang magpapaligo natin kay Alucard. Ito na nga yung finished product. Tadaan! Nagbuka siyang dagang kanal. Ang sabi niya sa akin, wag na wag na ko na daw siyang ulitin paliguan kasi nakakadala daw. Si mami na lang daw magpapaligo. At sabi niya sa akin, wag na wag na daw itong i-upload sa Facebook kasi hiyang-hiya daw siya sa crush niya. Wala na niya mukhang iharap. Kaya naawa naman ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, di bali na, mamaya pagagandahin naman kita eh. Relax ka lang dyan. Don't worry, baby. I can manage. Pagagandahin kita ng lubos-lubosan para naman marami magka-crush sa'yo. At pagkatapos natin punasan si Alucard, kailangan natin i-blower. At sama natin ang pagsusuklay para yung kanyang buhok ay hindi magka-bulbol. At kung wala naman kayong blower, pwede naman ibilad sa labas yung alaga yung aso sa initan. At pagbalik nyo, yung alaga yung aso ay wala na. Goodbye na. May kita mo na ng selfie. May nagpo-post. Sino nawawala ng aso? Punta nyo dito sa Block 6. Minsan, ibablock ka pa kasi nagandaan sila sa alaga yung aso kaya hindi na ibabalik. Kaya mapapayo ko sa inyo, bumili na kayo ng blower kaysa ibilad nyo yung aso nyo sa labas. Kaya goodbye aso, pag wala na, sige, sisi kayo. Kaya binili kayo blower sa Shopee, halagang 199, meron na kayong blower. At sa wakas, na pagtsatsaga natin i-blower si Alucard, yun na nga, natuyo na siya. At tingnan nyo naman mga kanimal, glossy, shiny, wonderfully at successfully ang ating pagpapatuyo sa kanya. Kaya abangan nyo ang part 2 ng aking video. Salamat sa panonood mga walang kwetang kanimal. Salamat!
subscribe. Huwag niyong kalimutan. Maraming thank you.